Okay, hello Team Buenas, hello mga ka-Buenas. Welcome na naman sa ating YouTube channel. Ano? Siyempre, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mo kakalimutan subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para updated ka sa mga bago nating video. So, ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng pattern ng t-shirt, pero ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng sukat at ilalapat natin yung sukat na kinuha natin mismo sa ating model sa paggagawa ng pattern. So, para mas maintindihan nyo, umpisa na natin yung video. Pero bago yan, intro, pasok muna. Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. So, eto, magsusukat na tayo. At sa tulong ni Kurimama at saka ni Kurimeimei. Sino ba si Kurimama? Taas ang kamay. Sino si Kurimeimei? Present? Present. Oh, okay. So, si Kurimeimei ang susukatan natin. Si Kurimama magsusukat. Oh, sino sila? So, okay. Team Kurikuri daw. Okay. So, umpisa na natin. Ang una mong kukunin kasi ay yung sukat ng gusto mong haba. Tama ba ako, ma? Tama. Okay. Kumarap ka rito, model. Kurimeimei, oh, kunin mo na yung gusto mong sukat ng haba na dito ka mag-uumpisa dun sa, ayun. Anong tawag dyan? Shoulder. Yung shoulder. Eto, dito ka mag-ukuha ng sukat. Hindi dito, ha. Dito. Haba, pababa. So, ano yung length? 27. So, 27, ang karaniwan ginagawa namin sewing allowance, 1 inch. So, pag nasukatan mo 27, magdadagdag ka ng 1 inch, 28. So, isulat muna natin yon. So, 28 inches, sulat natin. Ikaw magsulat din. O, sige. Si Den Michael, taga-sulat. 28 inches ang haba. Ito. Ang next na kukunin mong sukat is yung lapad o yung full width natin na kukunin natin sa bust circumference. Tama, no? Circumference tawag dun. Sa dibdib paikot. Okay. So, ang sukat ay... Tapos, ilalagay mo yung kamay mo kasama sa sukat. Isusuksok mo yung kamay mo ron sa... Ayan. Kasama siya. Kasama siya ron sa sukat. Yung kamay bago mo kunin yung sukat. So, ano, ilan ang sukat dyan? 35. So, 35 plus 1 inch ulit na sewing allowance is 36. Pakisulat din yung 36. 36 inches na lapad. O, yung full circumference. Okay. So, gagawin muna natin yun sa... Iaano muna natin sa pattern yung dalawang sukat na yun. Okay? So, dun muna tayo sa pattern. So, okay. Ito na yung ating papel. Gamit ka ng kahit anong pattern paper, Manila paper, o kung anong papel na malaki. So, syempre, dahil nakuha mo na yung haba, susukat ka muna ng haba. Okay? Dito. Ang haba natin is 28 inches. So, ito. 28 inches. Ito na yung ano. Gagawa tayo ng rectangle shape sa nakuha nating sukat. 28 inches. Ito, no? So, okay. Sige, ilayo mo pa yan. So, sukatan din natin yung kabila. 28 inches. Ayan. So, kaya ko siya sinukatan, is guguwitan natin siya. Yung 28 inches. Ayan. Lalagyan natin ng guhit kung saan, hanggang saan yung 28 inches. So, yun yung ating haba, 28 inches. So, tapos, nakuha natin yung full width natin ng, ang sukat is 36 inches ang lapad. Ang gagawin mo, sa full width, hindi mo siya kukunin, sa pattern kasi, yung full width, hindi mo siya kinukuha as lahat, no? Kung 36 inches ang total full width natin, ang kukunin natin is kalahati lang. So, okay. Para hindi ka mahirapan, ang kalahati niya ay ito. Huh? So, tingnan natin yung kalahati ng 36 ay 18. Alam ko 18 yan eh. Pero ano ko na rin dito. Ayan. 18. Kukunin mo lang yung kalahati ng full width mo. Ayan. 18. So, ngayon, dahil nga rectangle shape yung gagawin natin, kukunin natin sukat na 18. Ilalagay natin dito sa ating papel. 18. Ito yung kalahati ng full width natin, ano? Na 36 is 18.
Ayan. Tungin lang natin yan. So, yun muna ang kinuha is full width and full length. Okay. Okay, yan. Gugupitin muna natin yan, then kunin mo yung ulo ko. So, gugupitin mo lang siya. Kukunin mo na, makikita mo yan mama, magiging sleeve yan. Kinuha lang natin yung rectangle shape muna o yung full length and full width. Okay. So, ngayon, titiklop mo lang siya sa gitna. Okay. Ito na yung gagawin natin pattern. Ito na yung eksaktong lapad at haba niya. Daganan muna natin dyan, tapos balik tayo sa model. May kukunin pa tayong mga sukat. Okay? So, sa model muna tayo kay Lakuri Mimi. So, ayan na naman si Lakuri Mama. At ang susunod natin kukunin is yung full width ng shoulder at saka yung tinatawag kong half shoulder. Hindi ko kasi alam kung ano tawag doon, pero ito, pakita namin sa inyo. So, makunin mo yung full width ng shoulder. Sa back tayo kukuha ng full width ng shoulder. Sa back, lagi. So, meron tayong buto rito eh. Hindi ko alam kung ano tawag sa buto na yan. Nakalimutan ko na. Yung shoulder point natin dito, tsaka dito, doon natin kukunin yung sukat ng shoulder. Okay. 13.5. So, 13.5, dadagdagan natin yan ng half inch kasi kalahati lang eh. Kalahati lang kinuha natin sukat, hindi full width, di ba? Hindi yung circumference. Ang sewing allowance na idadagdag natin is half inch lang. So, 13.5 plus half inch, 14. Yan, ipakasulat nga nak yung 14 inches sa full width ng shoulder. 14 inches full width, tapos kunan mo naman yung sunod. Yung shoulder point na, yung half shoulder natin. Yung half shoulder natin, magmumula pa rin dito sa dito, yung shoulder point dito, yung buto, hanggang dito. Okay? Ilan? 4 inches. So, ang gagawin natin dyan, dahil 4 inch yung sukat natin, magle-less naman tayo dito ng 3/4 inch. Bakit? Kasi, meron tayong neckband. Ibabawas natin yung sukat ng neckband. So, dahil 4 inches siya, minus 3/4, kasi yun yung finish ng neckband namin, 3/4, is, ang ilalagay natin is 3 1/4. Okay? Nakuha natin 3 1/4 at saka yung 14 inches. Ilalapat natin siya sa pattern. So, sa pattern naman tayo. So, okay. Ito yung buo nating, yung rectangle shape ng ating pattern. Ang ginawa ko, titiklopin mo lang siya sa gitna. So, okay? Tiniklop ko siya sa gitna. Mapakiano nga yung ventilador, hinahangin ako. Ang gagawin mo muna is, mula rito sa taas, ito standard to sa akin. Sa amin, ito yung standard na ginagawa namin. Nalalim, no? Gagawa tayo ng linyang 1 inch at saka 1.5. Okay, 1 inch. May ilapit mo rito, ha? 1 inch saka 1.5, okay? So, gagawa ka lang ng pinaka parang borderline. Ayan. 1 inch. At saka 1.5. Okay. So, guhitan natin. So, syempre, hindi yung marker gagamitin natin. Ball pen lang para payat. Kasi parang pinaka-guide lang to. Okay. Guide. Parang magiging guide lang yan. So, mamaya makikita nyo kung para saan yan. Okay. So, ayan. So, ito 1 inch, 1.5. Okay. Balikan na rin sa taas. Ayan. Okay yan. Maka mahulog ka. So, ngayon, ilalapat natin yung kinuha nating sukat sa shoulder. Yung full width ng shoulder. Yung full width ng shoulder is 14. Ito yung open ng pattern. Ito yung gitna. Yung 14, hahatiin natin sa kalahati. So, 14, ang kalahati ng 14. So, syempre, 7 inches yan. Ayan. So, okay, tingnan nyo itong mabuti. Yung kinuha nating shoulder, full width, ay hahatiin natin sa kalahati. Okay, sana mag-guess nyo itong tutorial natin. Ang kalahati ng full width ng shoulder natin is syempre 7 inches dahil 14 siya. Dito mo siya sa pangalawang, sa unang linya do sa ginuwitan nating guide na 1 inch. Ilalapat yung sukat. So,
14 inches kalahati 7 inches. Dito mo ilagay yung mark niya. Ayan. Yung tuldok. Ngayon, yung half shoulder naman, dito mo naman ilalagay yung sukat nun. Ito yun, di ba? Yung full width ng shoulder. Ngayon, dito ka naman lalagay shoulder sa taas. Point. Oo, shoulder point dito sa taas. Dito ka naman sa taas, sa pinakataas ng pattern paper mo. Pinakataas ng pattern paper, ilalagay mo yung 3 and 1/4. Okay? 3 and 1/4. Ayun. 3 and 1/4. Ngayon, ito na yung magiging shoulder natin. Ayan. So, okay? Ayan. Ngayon, para saan to? Yung second line natin, yung 1.5 inch. Yan yung magiging uka. No? Kung meron kang French curve, pwede mo na gamitin yung French curve dyan. Ayan. Pwede mo na gamitin yung French curve dyan. Pero kung wala kang French curve, okay lang din naman. So, ano ka na lang ng imaginary line mo. Okay. Ayan. Bihira ako gamitin yung French curve kasi alam ko naman na bibihira din yung meron yan. So, ayan, parang hindi ako satisfied doon sa korte niya. Babaguhin mo lang siya ulit. Ayan. So, kailangan hindi ka lang lalampas doon sa guhit. Okay. Yan na yung uka ng ating neck opening. Yan yung pinaka-uka. So, ang kulang na lang is yung ang kukunin naman natin sukat is yung arm side depth para magkaroon tayo dito. So, doon na ulit tayo sa ating model. So, ngayon, ang kukunin naman natin is yung tinatawag na arm side depth. Arm side depth o yung lalim ng kilikili. No? So, papakita namin sa inyo kung paano siya madaling kunin. Una, gagamitin mo yung iyong kanang kamay. Pagdikit-dikitin ng tatlong daliri. No? Ayan, para kang nangangako. Ngayon, itaas mo yung kaliwang kamay mo. Ayan, ganyan. Ilagay mo yung tatlong daliri sa ilalim ng kilikili. Okay? Ipitin mo. Tumalikod kamay. Ngayon, dapat visible yung daliri dito. Kita yung daliri. Okay? Mandali ah. Kita yung daliri. Tapos, eto, tong daliri na yan. Ma, kunin mo na yung tape measure mo. Ako yung mag-guide. So, eto, yung daliri na yan. Kukunin mo lang yung straight line yan dito. Ayan. Ah, ayan. Parang straight line lang. Okay? Eto, yung gitna. So, ma, tanggalin mo yung tape measure mo. Ayan. Nakuha natin yung gitna sa parang pinaka-spinal cord. Kukunin natin yung pinaka- taas ng sukat dun sa batok. Ayun o. So, hanggang dun sa aking daliri. Ano? Okay, ilan? 7.5. So, 7.5 ang i-add natin, mga half inch lang, ano, sewing allowance. So, 7.5, mag-a-add tayo ng half inch na allowance, 8 inches, yung ating arm side depth. Okay? So, dun na tayo ulit sa ating pattern. So, okay. Ngayon, dito na ilalagay natin dito yung sukat ng arm side depth natin na 8 inches. Mula rito sa pinakakanto ng pattern natin. 8 inches. So, mamark lang natin ng 8 inches. Hala. Napasuyong ako. So, mamark lang natin ng 8 inches. Ayan. Yan yung ating 8 inches point. Ngayon, kung may ano ka, kung meron ka ulit na French curve, pwede mo siyang guwitan na lang na ganyan. Kung wala, sigurado ako meron kayong mga ruler. Ang gawin mo, gumawa ka ng L-shape mula ron sa point nito, papunta ron. Yung kamukha nung ginagawa ko sa mga tutorials, gawa ka ng L-shape para kahit wala kang French curve, kasi syempre bihira naman na may mga French curve. Lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, wala yung French curve. Ako rin, hindi ko rin ginagamit yan. So, ito, sundin mo, ito lang, mula rito, dito ka lang magkakaroon ng korte. Ayan. Tapos, gandahan na lang natin yung korte kung wala tayong French curve. Ayan. So, okay. Ayan. Yun na yung ating pattern. Ngayon, gupitin na natin. So, ang pinakalas na kukunin na lang natin ay sleeve, pero gupitin muna natin to. Ito yung ating magiging front and back pattern. So, syempre, meron pa yan. Antayin nyo, matatapos natin to. Hindi pa naman tayo tapos. So, gugupitin na muna natin to. Okay.
dito mas mapapaganda mo pa ang korte nito habang ginugupit mo. Ayan. So ito na yung pinaka body pattern natin. Ang kulang na lang yung sleeve at saka yung uka ng front. No? So okay, tuloy tayo sa pagkuha ng sukat. Dahil lalagyan muna natin siya ng naman tayo sa pagsusukat. Ang huli na lang natin kukuning sukat sa ngayon is yung haba ng sleeve, yung length. Ang gustong length, ang pagkuha ng sleeve is dito manggagaling ulit sa malaki kasi yung t-shirt na suot niya, no? Kaya nandito yung sleeve niya, pero dito yan manggagaling. Sa shoulder tip o yung buto dito. Okay, masukatan mo. Anong gusto mong haba? At ang desired length, ikaw masusunod niyan kung ilan ang gusto mo. Kami, napag-desisyon na namin na hanggang dito lang. So, 7 inches kung nakikita nyo. 7 inches, pero maglalagay ka dyan ng sewing allowance para sa hemming at saka dun sa para sa taas. Ang nilalagay namin dyan is 1 inch. So, magiging 8 inches yung sukat namin. So, kung ang sukat mo mas mahaba pa dyan, halimbawa, kami ay 7 lang gusto namin. Kung ikaw gusto mo 10, walang problema. Anong tawag dun, ma? 3/4 sleeve, ano? 3/4 sleeve. So, kami ang gusto namin is hanggang dito lang. 7 inches plus 1 inches sewing allowance, 1 inch sewing allowance, 8 inches nga. So okay, ilagay na natin yung 8 inches sa ating so, pattern. So okay, hindi mo na kailangan sukatin yung armhole kasi ito na yun. No? Ang gagawin mo na lang, ito yung natira nating ano kanina eh. Ito ganito ko gumawa ng sleeve. Ito yung natira nating ano tawag dito, papel. So actually ito ginupit ko na kanina. Ito at least ang haba ng papel mo, mga 15 inches yung haba ng papel. Ititiklop mo lang siya sa gitna. Ngayon, yung ginupit ko na to eh, yung width o yung haba ng sleeve mo, isusukat mo lang dito. Ayan, 8 inches oh. 8 inches yung haba ng ating sleeve. So ngayon, 8 inches yung haba, nakuha natin yung haba ng sleeve. So ito, yung papel mo at least mga ang haba nito nga, mga 15 inches, titiglupin mo sa gitna. Ganito ako gumawa ng sleeve. Mapasuyo nga ako. So, basta nakuha mo yung length ng sleeve, 8 inches. Ang paglalapat niyan, para pantay na pantay yan. Ito, yung pinakakanto, itatapat mo rito. Sa pinakakanto. Sa tiklop ha, buo to dapat, buo. Okay, ilayo mo ng konti. Buo to dapat yung papel, titiklop mo sa gitna. So, buo yung taas. Dito sa baba yung open. Okay? Yung pinakakanto, tatapat mo rito sa kanto nito nang naka-slant din siya. Kung papansinin mo, ito naka-slant yan. Dapat naka-slant din yung ating papel. So, ayan, tingnan nyo mabuti. Then, ipakiano mo nga yung ruler pa ganun. Kung diretso na. So, okay. So, ayan, pansinin nyo. O, ayan, diretso kahit papaano, no? Okay? Ang gagawin mo lang, i-sperm ako ng ball pen. Okay, dito na muna. Marking nito. Tapos, then, wag muna. At, okay. Lalagyan lang natin ng pinaka-guide. Mamaya, gupitin natin. Mapasuyo ako ng ruler. Kailangan diretso rito eh. So, okay. Diretso mo. Ayan. Ganyan ako gumawa ng pattern ng sleeve. Hindi ko alam sa iba kung paano nila ginagawa, pero ako ganito yung diskarte. So dito maglalagay ka ng allowance na konti, konti lang, mga 1/4 lang i-adjust mo kasi para dun sa tahi. Oh, ayan. Okay. So syempre paayusin lang natin 'to. Okay, ayan. Yan na yung ating sleeve. Ay. So okay, ayan. So gupitin natin na mas maayos. So. So okay, pag buka mo niyan, ayan na yung pattern ng sleeve. Okay? Tama ba ginawa natin, ma? Tama. So ganun kami gumawa ng pattern ng t-shirt, kung t-shirt din lang. Ayan. Dapat yan, kung pantay yan. Kasi pagka may mga allowance kasi to. May curve kasi. Sakto so, lang. Okay, check natin. Okay. Dapat yan, konti lang ang kulang o konti lang ang sobra. Ayan. Tingnan nyo. Lapit mo rito. Ayan, yung 1/4 na yan.
mababawasan pa kasi itong body ng 1/4 pag nag-shoulder, nag-joint shoulder. So, tama-tama lang. So, hindi mo na kailangan mag-adjust. Okay na yun. Para sa akin, ay okay na yun. Ngayon, yung front na lang. Karaniwan, kung nakikita nyo kami manood, kung nanonood kayo lagi sa amin, pag paggawa ng t-shirt, ang pattern namin, isa lang ang front and back. Nilalagyan lang namin ng guhit to. Okay? So, okay. Ito nga, siyempre, kailangan natin magkaroon ng front. So, karaniwan, ang ginagawa namin dito is 3 inches ang lalim ng front sa back pattern. So, okay. Ayan. So, gamitan na natin ito. O, kamukha nga nung ginawa ko kanina, kung wala kayo ng anong tawag dito? French curve, is pwede nyo siyang i-imaginary line nyo lang. Ayan. O, diba? French curve tayo. Mas mabilis. Pero kung wala nga, okay lang din naman yung ginawa ko kanina. Ngayon, pwede mong gawin is kami kasi hindi na namin hinahati. Ngayon, ikaw, pwede mong gawin is hatiin yung pattern. Ito yung front, ito yung back. Pwede mong gawin yan. Gugupitin mo sa gitna. Back pattern to, front pattern yun. Okay? Kami, hindi na namin hinahati. Kung napapanood nyo yung mga tutorial natin ng t-shirt, buo talaga yung pattern namin. Ngayon, pagdating sa shoulder, pagdating sa, ang pinakahuli dyan, is yung ating neck opening la. Bubuuin mo na muna to yung pattern mo. Kasi ito ni nga pala yung sleeve pattern. So syempre, parehas naman 'yan, sleeve ng left, sleeve din ng right. So isa lang ang pattern ng sleeve. Ang diskarte dito sa paggagawa ng kami, gumugupit na lang kami ng full width ng tela. Sabi ko nga kung napapanood niyo yung mga tutorial natin ng t-shirt, is gumugupit na lang kami ng full width ng tela sa gusto naming lapad. Ang karaniwang lapad natin 1.5 ba ma? 1.5, no? Or 2 inches ang lapad nung aming neck band, tapos susukatin mo yung neck opening, yung pinaka circumference ng neck ng t-shirt mo. For example, yung t-shirt mo ay wala ba tayong t-shirt dito? Nasaan yung kanina? Okay. Tuloy-tuloy tayo, no? Sa ito hindi mo na kailangan igawa ng pattern yung iyong neck band. Karaniwan ginagawa namin is 2 inches. 2 inches ba? 1.5 to 2 inches yung lapad ng aming neckband. Gumugupit kami sa mismong tela. Tapos, kung halimbawa ang circumference nung iyong inan ba to? 12. Okay, sinusukat ko lang yung ating neck opening. Ang neck opening natin, ang circumference niya ay 23 inches. Kung halimbawa ganun din, 23 inches yung circumference ng neck opening mo, bawasan mo na lang ng 2 to 3 inches yung haba ng neck band mo. Kasi dapat mas maliit ang neck band kesa dun sa neck opening. So, okay. Yan po yung ating full tutorial ng paglapat ng ating pattern. Yung sukat sa ating pattern. So, kami ay magpapaalam na. So, ayan, magpapaalam na po kami. Sana nagets niyo yung aming tutorial. Si Kuri Mama, si Kuri Maymay, at si Kuri Denden. So, ako, siyempre. So, babay na po. At ayun, may nananahiron sa loob. Le, sabay ka naman dyan. Si Kuri Christy. Ikaw, ano pangalan? Kuri Pogi. Yak. Paalam ka na din. Like, subscribe. Kasi mama, like. Like. Subscribe. And comment po sa aming YouTube channel, Team Benaventura Sewing Slide. Oh, magmakaawa ka na rin sa ano. Magmakaawa ka na sa mamimili. Bumili na kayo sa Changi. Wala pong benta. Kailan tayo open? Open po. Ay, kami po ay mayroong holiday na ano na walang pasok sa Changi. Magpo-close po kami ng Martes. Tapos mag-open po kami ulit sa April 3, Saturday. Bakit? Kaya po, kayo po eh... Kailan yun? Holy Week? Holy Week. Pahinga po. Holy Week. Okay, abangan nyo yung further announcement sa mga susunod na araw. Announcement sa YouTube channel natin. Pero Holy Week daw ay magsasara. No? Magsasara. Pero ang karaniwan po, basta walang Holy Week, sarado kami ng Martes sa Martes. Okay, bye-bye na po. See you sa next video.